Hello, 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 people of the world, mga kaigsunan, mga kapatid. Nandito ako ngayon sa Port Santiago, sa mga Intramuros, Manila, para mamasyal po, mga kapatid. Ang Port Santiago po ay isa sa mga historical places sa ating bansa, no? Dito po nakulong yung ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal at yung sino-sino pa, no? So, pasok po tayo sa loob ng Port Santiago. By the way, sa Port Santiago ay may mga tindahan po doon sa gilid, oh, yung mga handicrafts. Ito gawa ng mga tesoros. So, ito po yun, oh. Yan. Mga sombrero, mga kung ano-ano pa, mga handicrafts po, no? Meron din po mga paintings, mga kapatid, sa loob ng Port Santiago. Medyo maulan-ulan ngayon dito. Ang dami pong turista dito. Ayan, namimili yung mga turista. Okay, so doon tayo sa pinaka highlights ng ating tour ngayon, no, sa Port Santiago po, sa may Intramuros, Manila, mga kapatid. Ito yung harap ng Intramuros o ng Port Santiago, mga kapatid. Okay, so pasyal kayo dito, mga kababayan. Isa rin to sa dapat nyong pasyalan. Ayun, mayroong dumang natira pa nung panahon ng gyera. Siguro nabomba to nung araw. Gaya yan, no? Nasira yung siguro isa yan sa mga bahay ng mga generals nung araw. Okay? Okay, ikot-ikot pa tayo, mga kapatid. Yung background. Ito, may tumutugtog dito. Ito pa yung mga nasira o panahon ng gyera. Na bomba yata, kaya yun yung mga relics. Okay, so lakad-lakad pa tayo, mga kapatid. Dalhin mo yung mga mahal mo sa buhay dito, mga kapatid. Mga magsyota dyan, pasyal kayo dito sa sa Port Santiago. Umaya papasok tayo para tingnan natin yung prison cell ni Dr. Jose Rizal. Ay, ito yung mga ito yung canyon, bala ng canyon, no? Ito yung canyon at ito yung mga bala ng canyon. Ako, baka tamaan ako. Ayan, ito yung mga canyon, ito yung cannonballs, no? Panahon ng mga gera ng World War II, medyo lotik pa sila. Yan ang ginagamit nilang sandata ng panahon ng World War II. Lotik pa sila, di kagaya ngayon, medyo high-tech na. Okay? Yeah, marami mga kalachuchi. So, masarap po mamasyal ito, kapatid. Ang entrance po, mga kapatid, ay 75 pesos ngayon, ano? Sa mga adult, pag senior o kaya estudyante, ay 50 pesos lang po, mga kapatid. Yun po ay bayad sa ating pang-maintenance sa loob ng Port Santiago para ma-maintain yung kalinisan, kaayusan, at siyempre may mga empleyado sila, yung mga janitor, mga nagwawalis, naglilinis, yung part ng management, yung nag-aayos ng kanilang mga dokumento at para ma-maintain yung kaayusan at kalinisan sa Port Santiago, mga kapatid. Yun, mga estudyante yata yan, no? Okay, so estudyante nga daw siya. So ito yung malapit na tayo sa entrance ng Port Santiago, yung pinaka yan, no? Binakuran din yan, parang part siya ng World City, no? Ayan. Ito may mga turista. Pasok tayo. Ito may tubig dito, baka may tilapia dyan. Pwede tayong mamingwit para ulamin mamayang gabi. Okay, so ito po ang pinaka parang landmark ng Port Santiago, mga kapatid, oh. Ayan, oh, yun ang may arc, na parang arc na ganyan, ano? So, kakuha na natin ng magandang angulo. Ayan, ito po yung pinakaharap niya. So, ito po yung pinaka landmark ng Port Santiago, mga kapatid. Masyar kayo dito, mga kapatid. Ayan si girl, oh. Ayan. So, pasok na tayo. Ayan. Paalam tayo, baka mamaya ma-inkanto tayo. Mapasyal lang kami dito, mga kaibigan namin, mga engkanto. Ay, siyempre may mga
meron tong pass sa mga kaluluwa na kinulong nung araw dito. Yun ang mga bricks ang gawa. Ito yung Plaza de Armas. Kumbaga sa ano, weapons, ano ang tawag nito? Yung lugar ng mga armas. Ang tawag nung artillery sa English. Okay, so ayan si girl, oh, kasamang boyfriend na foreigner. Okay, pasyal tayo dito. Pasok pa. Pasok. So yun yung CR. Okay. Ito na yung mga ano. Ito yung mga kulungan nung araw. Yung ating mga bayani. Yan, oh. Tapos ito pa yung kita mo. Ang ganda ng ano. Pag bricks talaga. Ang bricks kasi, mga kapatid, for your information, ang bricks o tisa ay isa pong uri ng putik o clay na tumatagal po kahit ilang daang taon, kahit 1,000 years, 2,000 years, tumatagal po siya. Maraming mangga rito. So pasok tayo dito. Ito yung Raja Sulaiman Theater. Ayan, mga patid. So pasok tayo, pasok kami, ha. Ayan. So yan po yung mga, para mga cell na yan, ano. Diyan po nakakulong yung mga bayani natin nung araw, sila Dr. Jose Rizal, diyan po sila pinasok. Minsan tinuturture pa yata yung iba, no? Pag ikaw ay kumukontra sa gobyerno ng panahon ng Kastila, anak ko, may paglalagyan po kayo. At isa na yung aking lolo, si Lolo Jose Rizal. Okay, so labas na tayo, mga kapatid. Mga ano to? Adobe na gamit nila sa construction dito, kaya matibay. Yan. Sira-sira na kasi tinumaan na ng ano yan, nung binumbat o nung girayata ng Hapon. Alam mo naman mga Hapon, sila Yamashita, magagaling yun. So tinira ito para sumuko ang mga kalaban nila, mga Kastila, tayo mga Pilipino. Yan. Ayan si Brother Joe, Amerikano. Ayan, mga estudyante. Yun. So punta pa din doon sa may dungeon. Dungeon daw, yun yung parang exit, oh. Yun yung mga emergency exit. Doon po kasi sa labas niyan ay yung Pasig River or yung dagat. So yung mga Kastila o mga na pasyal dito o yung mga naka-assign dito, diyan po sila umi-exit, emergency exit po. Yan yung sekretong exit ng mga Kastila. Kaya ta, Guardia Civil yata ito. Hi bro, gusto bro. Okay, pasyal-pasyal to tayo, mga kapatid. Masarap dito sa ano, Fort Santiago, pwede kang mamasyal dito. Hanggang alas 7 yata ang sarahan dito. 2100, so alas 7. So hanggang alas 7 po, no? Ang bukas dito. Ayan. Yung may cross dyan, oh. White cross. May white cross din sa Bataan. Hello, ma'am. Gravel 369 po, ma'am. Gravel. Okay. So ito yung mga dungeon, oh, dyan. Kinulong dyan ang mga ating mga kababayang Pilipino na kumontra sa mga panahon ng mga Kastila. At nung panahon man ng Hapon yata, dito rin kinulong yung mga kalaban ng mga Hapon. Okay. Travel 369, mga kapatid. Ayan, ayan yung Pasig River o sa kabila. Okay, so pasok tayo dito sa dungeon. Baluarte de Santa Barbara. Ayan, wooden platter, Pasig River, blah blah blah. Okay, dungeons to, mga dungeons. The dungeons of Fort Santiago. So marami po nakakulong dito, mga kababayan natin, mga bayani natin, sila Dr. Jose Rizal. Hi ma'am, travel 369 po. Mga taga-asa dahil mo, ma'am, taga-asa mo. Bisaya mo? Bisaya. Taga-asa mo, ma'am? Negros. Oriental, aman? Occidental. Ah, Bisaya na siya? Ah, kaya kum na, no, kanang part dole sa kung ano. Bisaya ko, ma'am, at travel 369, vlogger po ako. Ma, ano, ma'am, maghaya mo sa inyong mga parinti dito. Ina nga, nasa mo, ano, bakasyon na mo dali? Ah, oo, taga Negros, taga San Carlos City.
Ma'am, Travel 369 na, one word, tapos prutas. Tanawan ninyo. Yan, mag-subscribe mo ha. Sige ma'am, salamat kayo ma'am. Yan, yung mga kababayan natin galing Negros. Parang akala ko, Ilunggo yan, pero... Sibuano pala. Ah, mo di ay. Pero, Occidental to siya. Occidental. Hmm, so, tanaw tayo rin. Uban yung mga Bisaya at rin, oh. Yan. Yan, mga magagandang girl, oh. Travel 369 girl. Yan, magaganda sila, oh. Ayan. Hi, ma'am. Yes, po. Ito po si King Prince sa Travel 369 po. Nagbablog po ako lang. Guardia Civil. Ayan. So, shout out kayo, ma'am. Travel 369, sir. Nasa si King Hor. Isa man na. Si King Hor ka ba? Oo, oh, nasa King Hor ko. Sige, mabarang to ha. Naibigang barang ito. Tag-asa na ka, madam. Gimara, ay, lungga mo na. May ito mga manggagid ya. Kasi ra, Travel 369, okay, subscribe ka sara. Salamat. Amping ani kay bisig barangon tani taga Sikyo. Dita mamarang sa Ginoo ta mangano. Ay sakto, sakto sir. Dili na tinoger no? Ah, di na tinoger. Oh, sige sir. Thank you. Yan, ito yung dungeon. Ito yung Manila Cathedral ano? Parang replika. Ah, ito yung Manila Cathedral replika. Yan. Pinaka mini cathedral. Ito ano naman to? So ito yung Palacio del Gobernador. Ito yung Palacio del Gobernador, mga kapatid. Ito yung replica. Tapos ito naman yung Donatats. Iglesia de Santo Domingo. Iglesia de Santo Domingo. So church, ito yata yung Santo Domingo Church. Okay. Ito naman yung Cabildo or Ayuntamiento de Manila. Ayan po yun. Oh. Ito yung mga replika. Ito naman yung Iglesia de San Francisco. San Francisco Church o San Vincent Francis Church. Tapos ito rin po yung Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. So, Lourdes. Okay. Ito naman yung ito. Intensya or Aduana. So ito yung Aduana. Malapit ito sa Manila Cathedral, mga kapatid. So ito yung dungeon ano? So marami na ko ito, parang inayos na lang din ito, pero ito rin ang mukha nung araw. Ito St. Ignatius Church. Ito yung replica ng St. Ignatius Church, mga kapatid. Ito naman yung Iglesia de San Nicolas de Tolentino. Okay, ito yun. Yan yung mga estudyante atin, magaganda nila. Ay ma'am, Travel 369 po. One word lang, Travel 369. Shout out na Travel 369, mga vlogger po. Putas po yung logo. Panoorin nyo, nandiyo yung mga magandang mukha nyo, ha? Travel 369, one word. Travel 369, one word. Tapos, ang logo ay prutas. Ako si King Prince, ha? Salamat, shout out. Okay, maraming salamat po. Okay, labas na tayo. At, yan, so, labas na tayo. Sarap sana doon, malamig. May aircon. Okay, so, andun sa kuan, andun yung display ng mga damit ni Dr. Jose Rizal. Alam mo si Dr. Jose Rizal, parang wala pa yatang 5 feet. Parang 4'10 lang siya, 4'11. Maliit lang siya na mama. Kasi yung mga damit niya ang liliit. Maliit pa sa akin si Dr. Jose Rizal, pero matinik. Matinik sa utak. Matinig pa sa mga chicks. Pero wala siyang anak. Dahil si Josephine Bracken, nung nagpunta siya, nasa niya ta sila doon sa Dapitan, eh nakunan po. Sinakod yata ito, may coffee siya po. Papa Cafe. So, kape ng mga papa. Ayan. Pwede kayo magkape sa loob. Okay, so, ayan yung bahay na ilagay yung mga damit Rizal, yung kanyang lampara nung siya ay nakulong.
Dito yata siya kinulong at dito siya nasulat ng Mi Ultimo Adios. Yung mga nulimitang hiriba, dito yata. Kaso parang sarado yata, mga kapatid. Hindi yata tayo makapasok, no? Tingnan natin kung makakapasok tayo. Ayan, nasa gitna si Lolo Jose. Ang aking matalinong lolo. Si Dr. Jose Rizal. Ako, sarado po yata siguro. Ayan, no? Ayan, baka makapasok tayo dito. Ayan, no? Ang ganda ng buildings na nasira, pero bricks. Ayan, si Dr. Jose Rizal, si Lolo Jose. Okay. Baka pwede. Monday close, Tuesday to Sunday. Okay, so papasok tayo ngayon dito sa Port Santiago sa display ng mga damit ni Dr. Jose Rizal, yung kanyang ano. Ayan, si Mamanggar, dito tayo. Okay. Bawal, so sige, putulin ko na lang. So, ito sa loob. Bawal daw kasi ang video. So, dito na lang tayo. Okay. Bawal na po tayo mag-video dito. Kaya bawal nga. Po to. Hindi ko na i-video. Hanggang dito lang ako. Pakita ko lang yung... Hindi nga po pwede, sir. Kasi shrine nga po ito. Sige. Po yung video. Sige. Salamat po, mga kapatid. Dito, King Prince para sa Travel 369. Please watch, like, and subscribe to my YouTube channel. God be the glory. God bless you all. God is good.